Patuloy na inaalam ng National Bureau of Investigation kung sino ang original source o pinagmula ng video ng Mama Sapano na naging viral sa social media. Ayon sa NBI, may hawak silang dalawang cellphone ngayon para sa kanilang follow-up operation. Si Juliet Carangyan sa detalye. Dalawang mobile phones ang hawak ngayon ng National Bureau of Investigation para matukoy ang pinagmula ng Mama Sapano video na kumalat sa internet. Ayon kay Ronald Aguto Jr., hepe ng NBI Cybercrime Division, isang alias Yan-Yan at alias James ang may-ari ng mga mobile phone na ito at base sa impormasyong nakuha sa kanila, ay dito nang galing ang unang in-upload sa Facebook. Pero hindi umano sila ang original source ng video dahil sa pamamagitan ng Bluetooth na ilipat sa mga mobile phone na ito ang video na galing naman umano sa isang laptop. Ang may-ari ng laptop ngayon ang subject ng follow-up operation ng NBI. May ibinigay na raw na ilang pangalan kung saan ang pinanggalingan ng video. Mayroon isang nasa laptop niya. Dinownload niya sa laptop niya. Tapos itong nasa laptop, binigay niya dito sa isang person of interest natin. Tapos ang ginawa nitong nung nakuha niya sa smartphone niya, in-upload niya sa Facebook. Nung pag-upload niya sa Facebook, private pa 'yun eh. Naka-private upload lang. So ang nakakita lang noon itong mga friends niya. Heard about konti lang yung friends niya eh. And itong isang nakuha natin is one of his friends na nung pagkakuha is dinownload niya to make it appear na si yung original uploader. So dinownload niya to make like kind of like a copy of his own. We're hoping na mas malino pa kasi mas maganda ito eh. hindi to dumaan sa Facebook o sa social sites. Sa pahayag ni Aguto, hindi Muslim ang may-ari ng cellphones pero wala naman anya silang dahilan kung bakit in-upload ang naturang video dahil wala umano silang intensyon na isapubliko ito. Isinailalim na sa forensic examination ang dalawang mobile phone at inaasahan ngayong araw ay makukuha ang mga data information dito na makakatulong sa pagtukoy kung sino ang mga nasa video na siyang responsable sa di makataong pagpatay sa mga PNP SAF troopers. Malalaman din kung kailan ginawa ang pag-video sa insidente. Kung yung mga video na ba to is anong paano ba napunta doon sa makikita kasi natin doon yung timestamp niya doon sa kung kailan ba napunta dito sa cellphone nila at magja-jive ba ito doon sa interview yung binigay sa atin nung nakausap natin sila. Pinag-aaralan ng NBI ang posibleng pagsasampa ng kaso sa mga nag-upload ng video at patuloy ang babala sa mga nagbebenta ng Mama Sapano video na aarestuhin sila ng mga otoridad. Inulit natin yung directive na binigay ni Director Mendez sa ating opisina dito sa Maynila at sa ating mga regional offices na NBI is, well, number one, this is a violation. May mga, may karapatang punishment. Ito yung pag-upload, pagbebenta, o pag-reproduce nitong mga videos na ito. And we have a directive to go and be proactive sa panghuli nitong mga tao na to. And itong, like, just an example, ano, itong mga nag-upload, we were able to trace kung saan, how much more, yung mga nagbebenta o yung mga balak pang magbenta. Juliet Carangyan, Eagle News.